Yes, what's up mga kampas lupa? Nagbabalik po ang pinaka-feeling vlogger ng Quezon City. Ako nga pala si Philip Valdez. And bago mo panoorin ang aking video, please don't forget, please subscribe my YouTube channel, Philip Valdez, hashtag Kampas Lupa. And don't forget, please hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko. So, ayun na nga, nakaisip ako ng content na nandito lang dapat sa bahay kasi bawal pang lumabas. Nakaisip ako nung how to edit Joker in PicsArt. Yan guys, makikita nyo pagtapos itong intro ko, mapapanood nyo kung paano ang proseso ng pag-edit ng picture. Mas madali guys, panoorin nyo po hanggang dulo para mas maintindihan nyo. Kasi po maraming nagtatanong sa akin kung saan ako nag-edit ng mga picture, thumbnail, intro picture, yung mga lahat ng ini-edit ko, madami yung portrait, portrait lettering. Sa PicsArt lang po ako nag-e-edit. Mas madali po dyan. Mas ano po, especially pagkapangkapan nyo na po, maraming effects. Tapos, para mas marami po kayong kaalaman, manood po kayo sa YouTube ng iba't ibang uri ng pag-e-edit ng picture sa PicsArt. Kapain nyo masyado guys yung PicsArt, marami kayong mahalungkat dyan na kayamanan. Marami kayong makikitang effects na hindi nyo pa nakikita sa iba at hindi nyo alam. Guys, panoorin nyo na ito. Mas maganda yun guys, panoorin nyo yun. How to edit in Joker in 5, 4, 3, 2, 1. Number one editor ko lang naman na apps ay ang PicsArt. Kaya nakikita nyo yung kulay violet sa baba na cross. Pindutin nyo yan para mag-start ng editing. Magpumili kayo sa album sa pinakamagandang picture. Siyempre mas maganda yung close up para mas makita yung pag-edit ng Joker. Kasi yung napili kong picture may edited na yan sa mata, may contact lens na yan. Kaya una, pumunta kayo sa sticker. Isulat nyo yung crack para ilalagay nyo sa mukha nyo. Maraming design dyan, depende na sa inyo kung ano ang pinakamagandang idea na ilalagay nyo sa mukha. Sa akin kasi half Joker tapos half human. Yan, i-scroll down nyo lang, marami kayong makikita dyan na iba't ibang design ng crack. Kasi ito yung napili ko. Yan. Tapos, siyempre, isakto nyo dapat sa mukha nya. Yan, i-rotate nyo lang. Yan, isakto nyo para mas maganda yung pag-edit. Ayan. Sinasakto lang. Huwag nyo madali nyo pag-edit ang picture kasi pag minadali nyo, mas lalong papangit yung picture nyo. Dapat pagtyagaan nyo kung paano mapaganda yung pagka-edit ng mukha nyo. Yan, kapag may sobra-sobra sa mga bunganga ganyan, pindutin nyo lang yung eraser. Siyempre, i-hardness nyo tapos litan nyo yung size ng circle para sumakto yung pagkabura. Yan, may mga sobra, nabubura na siya ng eraser. Tapos, dalawang crack kasi yung napili ko para hanggang leeg. Yan, pumunta ulit ako sa sticker. Tapos, naghanap ako ng panibagong design ng crack para mas maganda yung sa leeg, para mas originality, para mas parang totoo. Yan, ibaba nyo lang, i-rotate nyo lang din kung saan side nyo banda ilalagay. Depende naman sa inyo yan kung saan nyo gusto ilagay yung crack. Sa akin kasi hanggang leeg. Ayan. Tapos gaya nga ng sabi ko, kapag may sobra-sobra, pindutin nyo lang yung eraser sa taas. Tapos i-delete nyo yung mga sobra na pumapangit sa picture sa pagka-edit. Pero depende sa inyo yan. Kung mas okay sa inyo yung ganyan, okay lang. Kasi sa akin kasi dinidelete ko yung mga sobra para mas maganda, para hindi halatang edit. Ayan. Para hardness, makita nyo yung circle, pindutin nyo lang yung pinaka-hardness nya. Yan. Okay na. Next, pumunta kayo sa FX. Yan, hanapin nyo yung colors. Yan, tapos hanapin nyo lang yung distort. Saturation, bawasan nyo para pumuti. Yan, para may pagka-gray. Isagad nyo yung pagkababa ng saturation. Yan, next, magbubura na tayo. Buburayin natin yung half face nya para yung half face matira, para magkulay puti or gray. Yan. Ito yung pinakamahirap mag-delete. Mag-delete ng kulay kasi kailangan talaga tiyagaan kasi mamaya yung iba kasi sumusobra. Depende sa size ng eraser. Dapat makita nyo yung hardness niya para makita nyo kung gaano kalaki yung eraser niya. Yan. Sobrang hirap niyan guys. Dapat pagtiyagaan nyo talaga kung paano mag-edit ng ganyan. Kung gusto nyo talagang mas maganda yung pag-edit ng picture nyo,
Siyempre, hindi kayo tatamarin, kaya nga kayo nag-edit ng picture para mapaganda yung picture nyo. Pero pag tinamad kayo, siyempre, kalalabasan yan, pangit din. Kaya easy-easy lang kayo, dandahanin nyo lang. Ayan, nakikita nyo. Kapag pulido yung pagkakadelete ng mga sobra-sobra, mas maganda yung kalalabasan. I-delete-delete nyo lang yan yung mga sobra. Dapat yung half face lang yung matirang kulay puti. Tapos and then yung background dapat maging tunay na kulay siya. Okay na? Ayun na. Matatapos na siya. Tapos kapag natapos na, pumunta ko kayo sa add photo. Pindutin nyo yung add photo na yan. Tapos hanapin nyo yung makeup ng Joker. Mag-search na lang kayo sa Google ng iba't ibang uri ng design ng makeup ni Joker. Dapat white background siya para mas mabilis ma-edit. Mas maganda kasi inahanda na. Sa akin kasi nakasave na. Hindi na ako nag-search sa Google. Inahanda ko na siya para hindi ako mas mahirapan. Para isahan na lang yung pag-edit ko. Ito yung napili kong makeup ni Joker. Yan. Tapos, pagka add photo mo, hanapin mo yung word na baba dito katabi ng FX na blend. Pindutin mo yung pinindot ko kasi darken para maburas na yung ibang design. Yan. Yung mas inuna ko yung sa mata. Dapat isa-isa lang, wag nyo isabay-sabay yung pag-edit kasi mas lalong mapababoy. Ayan. Isakto nyo sa mata yung makeup ni Joker. Yung triangle na yan, yung parang kulay blue ba yan, na green. Yan. Tapos, pindutin nyo sa taas yung eraser. Nakikita nyo yung eraser sa taas. Pindutin nyo yan pagkatapos nyo isakto yung pintura o yung makeup ni Joker sa mata. Yan, pindutin nyo yan. Pindutin nyo pagkatapos yung eraser. Ayun na, delete. Delete mo na yung bunga nga para kasi hindi sumakto yan. Ayusin nyo lang yung pagka-edit yan. Para saktong-sakto. Okay na siya. Next, pumunta ulit kayo sa add photo. Hanapin nyo ulit yung makeup ni Joker sa gallery nyo. Tapos, ang next naman na mimakeupan nyo is yung sa parteng bunganga. Ayan, pindutin nyo ulit yan. Same proseso pa rin, ganun pa rin yung proseso. Paulit-ulit lang hanggang sa makompleto yung mukha niyang makeup. Yan, pindutin nyo ulit yung blend. Darkness. Para mas maganda, para mas hindi kayo mahirapan mag-delete. Yan, isakto nyo lang yung bunganga ni Joker sa saktong bunganga niya. Yan. May mga adjustan din siya. I-adjust nyo lang siya kung gaano kalaki, kung gaano kababa. Dapat isaktong-sakto sa bunganga ni Joker. Tapos, kapag may sumobra ulit, i-delete nyo para mas maganda, para mas makita yung half-face na makita. Para makita yung half-face ni Joker. Sakto na yung sa bunganga niya. Next, pindutin nyo ulit yung add photo. Ganun pa rin ang pagkakaproseso ng edit. Hanapin nyo ulit yung makeup ni Joker. Tapos click nyo. Pindutin nyo yung blend. Tapos, hanapin nyo yung darken para mas mawala yung ibang design o ibang kulay. Yan. Ito yung pinakamahirap. Dapat isakto yung ilong. Dapat pulido para mas maging maganda at mas maging makatotohanan. Tapos kapag ka-rotate mo at isakto mo na yung ilong ng kulay pula, i-delete mo na yung mga hindi na kailangan, yung mga na-edit mo na. Mata, kilay, bibig, i-delete mo na yan kasi ang importante na lang naman na yung ilong. Tapos dapat isaktong-isakto yan sa pagkakalagay para mas maganda ang makeup ni Joker sa half face. Yan, tapos na yung mukha ni Joker sa half face. Next, para mas maganda yung effects, pindutin mo yung FX, yung sa baba. Para mas maging maganda yung effects ng kulay niya, pindutin yung FX. Tapos pindutin yung HDR para mas maging maganda ang kalabasan. Yan ang final look ni Joker sa pagkaka-edit ng PicsArt. Maraming salamat.